Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Luzon, Visayas at Mindanao, kahit paman ang nasa ibayong dagat, kumusta po kayong lahat? At welcome na naman sa gabing ito sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At muli inyo pong makakasama ang inyo pong mga abang lingkod, Brother Jebelts and Brother Bernard. At kumusta po, kapatid? Okay po, maayos naman po tayo at ito po ay sa tulong po ng Panginoon ay nasa maayos po, pang physical man ay nasa maayos na kalagayan po tayo. Kaya magandang gabi po sa atin pong lahat at antabay po tayo sa program. Okay po, kapatid, maraming salamat at hindi na po natin patatagalin pa sapagkat sa gabing ito ay isa na namang paksa ang ating pong maririnig at matutunghayan. Ito po ay pinamagatan na Seven Trumpets. At kung sakaling meron po kayong mga katanungan, komento, pwede po kayong mag-comment sa ating pong comment section. And also, pwede po kayong mag-message sa ating pong mga cellphone number na nakalagay sa screen. So bago po tayo magpasimula sa ating pong pag-aaral, hingi muna tayo ng guidance ng Holy Spirit sa ating pong Diyos upang ating pong maunawaan at maipahayag ang mga katotohanan. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat ng inyo pong kaharian ay nasa dako ng mga kalangitan. Sa gabing ito, Amang Banal, narito po ang inyo pong mga lingkod upang patuloy na ibabahagi ang inyo pong mga salita. Una sa lahat, Amang Banal, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala sa isip man, sa salita man at sa gawa, upang ang aming pong mga dalangin, ito po ay makarating sa inyo pong luklukan ng awa. At sa gagabing ito, ang aming pong kahilingan, ipagkaloob nawa ang inyo pong banal na espiritu, ang kaalaman, karunungan na nagmumula sa inyo upang maihayag po ang inyo pong mga banal na salita, ang inyo pong mga katotohanan. Pagpalain ang mga sumusubaybay at nanonood sa programang ito, ipagkaloob din po, Amang Banal, ang unawa upang maunawaan ang inyo pong mga mahiwagang salita. At nawa ang biyaya at proteksyon sa gabing ito ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan ni Hesukristo, naming personal at tagapagligtas. Amen. Alright, mga kaibigan at mga kapatid, tayo na po ay dadako sa ating pong topic sa gabing ito na pinamagatan ang pitong trompeta written in the book of Revelation chapter 8 verse 2. So ito po ang ating pong maririnig at matutunghayan sa gabing ito. Atin na pong ibigay ang pagkakataon sa ating pong partner. Oh, magandang gabi po sa atin pong lahat. At ngayong gabi ay atin pong bibigyan pag-aaral po ang patungkol sa Seven Trumpets o ang pitong mga pakakak o trompeta po. Pero po ngayong gabi ay bibigyan lang po natin ng part ito, part 1, sapagkat brother, napakahaba po ng seven trumpets, ang prophecy na ito. At tatlong chapter po ang sinasakop nito sa Revelation, kaya himayin po natin ito para mas maunawaan natin. Dadahan-dahanin lang po natin. Ang unahin lang po natin ay ang introduction nito, ano ba ang seven trumpets at yung pong apat na naunang trumpets. Yun po muna ang uunahin natin. Chapter 8 lang po tayo ng Book of Revelation. At yan pong ngayong gabi
Yan po ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito patungkol sa pitong mga trompeta po. At atin na pong sisimulan ang pag-aaral po patungkol po sa bagay po na ito. Dito po sa ating pag-aaralang 7 trumpets, dito natin sasagutin ano yung trumpet, bakit sila 7, at ano rin ang kahulugan nitong 7 trumpets na ito. Kailan ito naganap? Ito ba ay naganap na, nagaganap pa rin, o magaganap pa lang? At ito po yung ating pag-aaralan po. Kung maalala po natin dun sa kahapon o kagabi, ay napag-aralan po natin yung 7 seals. Nakita po natin yung kasaysayan kung paano nagbabago ang Kristyanismo at paano yun ni-revive hanggang makaabot sa huling araw ang Remnant Church. At hanggang sa humantong po tayo dun sa second coming po ni Jesus Christ. Ito naman pong Revelation 8, continuous lang po ito ng 7 seals, pero iba naman po ang ini-introduce po dito na content. Ito naman po yung 7 trumpets. Dito po, gagamitin pa rin po natin ang method po na historicism. Ibig sabihin po, dinidecode natin yung prophecy gamit po ang prinsipyo ng historicism na ginagamit po ng mga Adventist sa apocalyptic prophecy. Gaya po ng Apocalypsis 8 na isa pong apocalyptic po ito na writing po ni John. Kaya ito pong aalamin natin ano po yung trumpet at ano po yung 7 trumpet na yan at bakit sila 7. Yan po ang ating titingnan. Basahin po natin ang verse 2, ang introduction ng 7 trumpets po ayon kay John. Sa verse 2 po ng Apocalypsis 8. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Teka lang brother ha, inaayos ko lang po yung Bible, okay, Tagalog. Po, sige po. Para po makita. Okay po. Ganito po ang sinabi sa Apokalipsis Kabanata 8, ang talata po ay 2 o 2. Ganito po ang sinabi. At nakita ko ang pitong anghel na nangakatayo sa harapan ng Diyos. At sila'y binigyan ng pitong pakakak. Ayan po. Mapapansin po natin ay meron pong 7 angel o pitong anghel daw po na narito. At ito po ay tumayo po sa harapan ng Diyos. O nangakatayo po sila sa harapan po ng Diyos. At sila po ay binigyan ng pitong pakakak or trumpet o trompeta po sa Espanyol o Pilipino. At yan po ang ating pag-aaralan. Ano ba itong 7 trumpets po na ito na atin pong pag-aaralan po sa gabi? Sapagkat ang chapter 8 po, kung nadaanan nyo na po yan sa pagbabasa sa Book of Revelation, yan po ay napakalalim na highly symbolic po ang chapter 8. At ang chapter 9 at chapter 11. At kasama na rin chapter 10. Pero ang chapter 8 at chapter 9 po ang pinakamalalim sa Book of Revelation pagdating sa symbol. Sapagkat hindi mo po mauunawaan yung simbolo dyan kung hindi natin gagamitin ang buong Biblia at kung paano nagpa-function ng isang apocalyptic prophecy. Kapag po hindi natin ginamitan ng mga ng bahagi ng kasulatan ng Biblia, yung mga simbolong binabanggit dyan ay pwede tayong ma-misinterpret sa mga symbols po na ginagamit dyan. At totoo po, ng Revelation 8, chapter 8 po na yan ay napakalalim po pagdating sa symbols. At yung mga ginagamit po na terminology ay iba doon sa mga symbols na primary mauunawaan natin sa mga naunang chapter po ng Revelation. Kaya yan po ang titingnan po natin paano ba yan i-interpret sa historicism ang chapter 8 at chapter 9 at chapter 11. Pero ngayon chapter 8 lang po ang ating bibigyang pansin, ang introduction po ng 7 trumpets at ito pong mga trumpet na tinatawag. Ano po ba ang trumpet sa Biblia, sa prophecy po? Ano ang kahulugan po ng trumpet? Yan yung una nating akunin, ang kahulugan po. Kapag nakuha na natin ang meaning niyan,
madali na natin siyang masubaybayan sa historicism kung paano siya mapufulfill ang seven trumpets. Una, ang trumpet po ay simbolo po ng ano. Basahin po natin ang Jeremiah 4:5-6 para kunin natin yung symbols ng trumpet sa context ng Bible. Jeremiah 4:5-6. Ipahayag ninyo sa Huda at ibalita ninyo sa Jerusalem at inyong sabihin, inyong hipan ang pakakaksalupain, magsihiyaw kayo ng malakas at inyong sabihin, magpisan kayo at kayo'y magsipasok sa mga bayang nakukutaan. 6. Kayo'y mangagtaas ng watawat sa dako ng Sion. Kayo'y magsitakas sa ikatitiwasay. Huwag kayong magsitigil, sapagkat ako'y magdadala ng kasamaan mula sa hilagaan at ng malaking paglipol. Yan po. Tapos sa 19 to 21 pa po. Same chapter po. Ganito pong sinabi sa verse 19. Ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakaba-kaba. Hindi ako matahimik sapagkat iyong narinig, o kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. 20. Kagibaan at kagibaan ang inihihiyaw sapagkat ang buong lupain ay nasira. Biglang nangasira ang aking mga tulda at ang aking mga tabing sa isang sandali. Ayan po. Base po sa context ni Jeremiah, ang simbolo po ng trumpet sa Revelation po ay pag tiningnan natin sa chapter 8 ng Revelation, hindi po siya liquid. Ibig sabihin, hindi natin siya makikita sa context ng mismong surrounding context ng Revelation. Sapagkat ang trumpets ay nagbabari po ang meaning po niya sa Biblia. Pero po sa other books, guys, sa Jeremiah, pag sinabi po nating trumpets, ito po ay simbolo po ng sounding of war. O ito po ay preparation for war, o ito po ay nagsisimbolo din bilang babala o warning, gaya po ng nasa book of Jeremiah. Kaya po ang trumpet, ang kahulugan po ng trumpet na pag-aaralan po natin dito ay may kinalaman po sa war, o sa Tagalog ay digma o digmaan, at preparation ng digmaan, or ito po ay babala, at ang trumpets din po ay warning po sa impending judgment or sa mismong judgment po. Kaya pag sinabi nating trumpet, ito po ay war, judgment, and warning po. Yun po ang trumpet na pag-aaralan natin. At ito pong seven trumpets, pag sinabi po nating seven ay perfect or complete. Ibig sabihin, ang pag-aaralan natin ang buong history po ng war and judgment po na ipapataw po ng Diyos at mangyayari po sa kasaysayan. At ito po ang ating susubaybayan sa seven trumpets na napakalalim po sapagkat ito po ay history ng war and judgment po sa kaaway po ng Diyos. Ito po ang atin pong atitingnan kung paano po nagre-response ang Diyos sa kanyang bayan sapagkat kung maalala natin dun sa seven seals, inuusig po ang Christianity at nagbabago sila ng anyo habang tumatagal dahil sa apostasy ni Satan. Pagdating naman po sa seven trumpets, dito naman po magre-response ang Diyos sa ginagawa ni Satanas. At ganun din sa history po magkakaroon ng battle, literal po and spiritual battle. Pero ito nakapokus po ang seven thunders sa literal war, sa horizontal movement ng history at judgment naman po sa vertical movement po sa action na gagawin ng Diyos laban po sa nang-uusig sa kanyang bayan. At ito pong seven trumpets, ito po ay kung paano didigmain at pababagsakin po ang Roman Empire o ang Rome sa tatlong stage po nito. Kasapagkat ang Rome
ang siyang nangusig po sa mga Kristiyano. Hanggang sa panahon natin po ngayon, yung bakal ay humahalo pa rin po dun sa putik. Ibig sabihin, hindi pa po tapos ang galamay ng Roman power. Nandito po sila, nagbago lang sila ng anyo. Kaya gagantihan po yan ng Diyos ng judgment, vertical at horizontal naman ay war. Simbolo po ng trumpet. Kaya sa gabing ito, ating pag-aaralan ang seven trumpets at bukod pa ito sa seven last plagues o yung pitong salot na ibubuhos para po sa spiritual na Babylon or modern Rome. At dito po natin yan titingnan sa seven trumpets kung paano po pababagsakin ng Diyos ang Roman power po sa tatlong stage po nito sa history hanggang dumating po si Kristo sa second coming po niya. Ang pag-aaralan lang po natin dito ang unang apat sapagkat napakalawak at napakalalim po nito sa history at sa ang mga simbolo po na ating uunawain. Kung makikita po natin dito sa chart, ito po yung comparison ng mga Bible scholar sa loob po ng Adventist. Medyo maliit pero ipapakita ko lang po. Ito po interpretation ng seven trumpets, ang mga theologian at scholar po ng Adventist. Nagkakaiba-iba po sila dyan ng interpretation kahit pare-pareha sila ng ginagamit na method po na historicism. Kasi nga po, napakalalim at napakabigat po ng mga simbolo na ginagamit po dyan ni John. Kaya kahit po ang mga scholar po natin na nag-aral sa theology, ay kahit sila po nahirapan silang i-decode po ang Revelation 8 at Revelation 9. Kaya mapapansin nyo po dito sa chart na mga batikang scholar ng Adventist, iba-iba po sila ng stand pagdating sa seven trumpets. Pero po tayo, saan tayo papanig dito sa mga scholar? Ang atin pong tatalakayin dito na seven trumpets ay ang interpretation ng mga pioneers po natin. Ibig sabihin, dun tayo sa old pillar, hindi natin yung bibitawan kung ano ang truth na ipinihayag doon sa mga pioneers natin. Kasi nga, pagdating sa modern Adventism, iba-iba po sila ng interpretation dyan. Pero tayo ngayong gabi ay ang viewpoint po na mga pioneers natin ang titindigan natin sapagkat ito yung pillars of our faith na atin pong pinangahawakan hanggang ngayon. Sa kauna-unahan po na nag-interpret ng Revelation ng detalyado po ay ang pioneers po natin dyan na si Uriah Smith. At ito po si Uriah Smith after po niya ay nagkaroon na po ng another interpretation ang mga sumunod na iba pang scholar ng Adventist after ng ilang mga generation po hanggang sa ngayon. Pero yung ibang scholar po sa pagdating sa modern times, yung iba pinangahawakan pa rin po yung interpretation ni Uriah Smith pero hindi lang po sila nagkakasundo pagdating sa panglima, pang-anim at pang-pitong trompeta. Pero sa pang-apat halos nagkakasundo po ang mga scholars po rito sa interpretation. Pero pagdating sa 5, 6 and 7 ay doon na po nagkakaiba-iba sapagkat makikita natin kung paano nagkakaroon din ng war sa interpretation ng apocalyptic prophecy. Bahagi po ito. Kung titingnan natin, pag-aaralan natin ang seven trumpets, meron din pong war sa interpretation na magpapalito dito sa atin. Kaya kailangan din nating maging maingat sa pag-interpret nitong Revelation 8, 9, and 11 under ng seven trumpets at yun po ay pangahawakan natin ang sa pioneers para hindi tayo mailigaw o malito sa iba-ibang interpretation. Kasi nga baka tanungin, brother, yes, alin yung ituturo nating interpretation kung iba-iba palang stand ng mga Adventists dito. Yes. Ang pangahawakan po natin kung ano yung pinag-ahawakan ng pioneers sa yes, beginning, kung ano yung itinatag na truth ng Panginoon po sa kanila. Kaya doon tayo titindig. Kay Uriah Smith po tayo sa pioneers po natin. Kaya ngayong gabi, dyan po tayo kukuha ng lente po ng interpretation ng Revelation 8. At ganun din, kung gusto nyo pa pong pag-aralan niya ng malawak, available din po yan online ang aklat po ni Uriah Smith na Daniel and Revelation. Pero mas may further pa po yung mga study po dahil sa history din po ang inaral po ni Uriah Smith. At itong seven trumpets na pag-aaralan po natin ay iisa-isahin natin ang details po dito. Kung titingnan natin ang seven trumpets and yung pitong salot na darating sa inaharap, magkaiba po silang events. Kasi po minsan, pinag-iisa nila ito. Yung magaganap na pitong salot at saka yung pitong trumpeta, magkasabay daw yung magaganap.
sabi ng mga futurists at ng mga dispensationalists na mga nag-aaral ng prophecy o nagtuturo. Pero tayo mga Adventists, historicism tayo, ang seven trumpets ay naganap mula sa panahon ni John the Revelator o sa generation niya hanggang maglakbay sa buong history hanggang makaabot po sa end time. Ganun po ang apocalyptic prophecy. Pero yung seven last plagues sa future pa yun sapagkat iba yung context po niya. Naka-literal na po yung application. Pero itong seven trumpets po na ito, may similarity din po ito in terms of judgment pagdating sa seven plagues. Kumbaga, itong seven trumpets, partial judgment po ito ng Diyos sa Roman power sa buong history po. Pero po yung seven last plague, yun yung final executive judgment ng Diyos para po sa Babylon, the Great or Modern Rome. Kaya meron silang similarity in terms of judgment. Kung titingnan po natin, ito po yung comparison ng seven trumpets at ng seven last plagues in terms of judgment, kung ano yung pagkakaparehas nila. Sa seven trumpets po, symbolic. Symbolic yung earth, symbolic yung sea, symbolic yung fresh water, symbolic po yung sun darken, yung dumilim na araw, symbolic yung sun and air darken, symbolic yung Euphrates, symbolic po yung voices, lightning, thunders, and earthquake. Pero pagdating po sa seven last plagues ay literal po. Yung earth, sea, fresh water, sunburns, darkness, Euphrates dried up, at ganun po yung voices, lightning, thunders, earthquake. Yan po yung similarity po nung dalawang events pero magkaiba po sila pagdating sa application. Yung seven thunders, historical ang fulfillment. Yung seven last plagues sa future pa po yan. Yung final execution ng judgment. Kumbaga yung seven thunders, ay seven trumpets, ay partial judgment po yung seven trumpets na tinatawag po natin. At yan yung aaralin natin sa historical fulfillment po kung paano po yan naganap. Ang seven trumpets po ay naganap, horizontal, historical ang fulfillment po niya. Kung paano po naglalakbay ang history, dun po magaganap ang war and judgment po or trumpet na tinatawag po natin. At sabi dito ni Uriah Smith sa kanya pong aklat na Daniel and Revelation sa edition ng 1872 ng kanyang aklat, magsisimula po ang seven trumpets after po na ang Roman Empire po ay mahati sa tatlong bahagi po ito. At nahati po ang Roman Empire sa tatlong bahagi. At yan po yung sabi dito, among his son, sa mga anak po ni Constantine. At ito po ay nahati sa tatlo. Ito po yung West, yung East, at saka po yung Central Roman power or Roman state nung panahon po na yan. Diyan po magsisimula ang war at saka po ang judgment kung paano po pababagsakin po ng Diyos ang Roman power sa panahon na yan hanggang umabot sa panahon po natin ay wawasakin po ng Diyos ang Roman power na yan. Through judgment at war sa horizontal event po ang magaganap. At ito yung sinasabi ni Uriah Smith na nahati pong tatlong part ng Roman Empire sa history. Diyan po magsisimula ang seven trumpets. At yan po yung third part ng ng Roman Empire nung panahon po na yan. Yan po yung Constantine II, Constantinos I, doon po yan sa unang teritory ni Constantine. At yung Constans yung nasa central, yung kulay green. Tatlo po yan. Kaya mapapansin nyo dyan sa Revelation, sa unang trumpets, binabanggit po yung one-third, yung kalahati ng lupa. One-third po ng lupa. Yan po yung tinutukoy na tatlong bahagi ng lupa o ng daigdig. Sapagkat nung panahon po ng Roman Empire, ang Roman Empire po tinatawag po siyang world o daigdig sa wikang Grego ay oikonomeya sa wika pong Griego. Ibig sabihin po ay sanlibutan ang Roman Empire nung time po na yan. Kaya sa time na yan, nanahati yan sa tatlo, dyan po mag-uumpisa ang seven thunders kung paano po siya ibibigyan ng pataw po ng Diyos na partial judgment at ang magaganap sa history ay war or simbolo po ng trumpet po pagdating sa horizontal application. Yun po ay war, sa vertical po ay judgment ang ibig sabihin ng trumpet. At kung titingnan natin dito sa chart, ito po yung Roman power sa buong history. Meron tayong pagan Rome. Ito po yung panahon na ang Roman Empire po ay paganism pa po siya.
at nahati po ang Rome kalauna nagkabasag-basag sa 10 primary kingdoms na pinag-agawan ng mga barbarians noong panahon na yan. At pangalawa yung stage na ang Rome po ay naging religious power panahon po ng papacy. At yung stage 3, yung stage 2 ng Roman papacy ay babalik po siya balang araw sa panahon po ng Mark of the Beast o sa panahon ng pagtaas, sa panahon ng Little Time of Trouble. Babalik po yung pangatlong stage ng Rome na tinatawag na Modern Rome. Umaabot po yan hanggang sa mag-close of provision. Ibig sabihin po, ang Seven Trumpets magsisimula po siya sa Pagan Rome sa history hanggang sa umabot po sa close of provision sa kalagitnaan po ng Sunday Law Crisis or ng Mark of the Beast Crisis po sa hinaharap. Diyan po sumasakop ang buong Seven Trumpets po. At ang Seven Trumpets po ay ang purpose po nito ay ipataw po ng Diyos ang partial judgment po sa Western Rome na pababagsakin po niya sa pamamagitan ng war. At yung ganun din yung Eastern Rome, pababagsakin din po yan ng Diyos gamit ang partial judgment niya through wars din po. Hanggang sa Modern Rome, pababagsakin din po ang Modern Rome na global yung dominance niya sa generation po natin sa time of the end. Yan po ang sinasakop ng Seven Trumpets. Napakalawak po na history ang sinasakop o kinakain nitong timeline ng Seven Trumpets. Pero ang pag-aaralan lang natin yung Four Trumpets na nasa Chapter 8, yan po yung pagbagsak ng Western Rome. Doon natin makikita paano po magaganap ang digmaan sa Western Rome dahil po ipinataw ng Diyos ang partial judgment sa Western Rome na nag-usig po sa kanyang bayan. Kumbaga, ito po yung response po ng Diyos sa kanyang bayan na inuusig nitong Western Rome nung panahon po na iyan. Ang Seven Trumpets, ang partial judgment ng Diyos na para po sa kanyang bayan. Kaya itong Seven Trumpets, pag-uumpisa ito, sabi ni Uriah Smith at sa context ng Bible ni John, sa generation po ni John, under po ng Pagan Rome. At ito po ay mangyayari kapag po ang Roman Empire nahati na po siya sa tatlo na East, West, and Central, sapagkat yan yung context sa Chapter 8 na ang pinaparusahan po dyan ay ang third part of man o yung one-third po ng lupa ang tinutukoy po. Ibig sabihin, nung mahati na po ang Roman Empire sa tatlong bahagi nito na East, West, at Central na tinatawag na Illyricum, yung central part po ng Rome. Ito po yung chart ng Seven Thunders by kung paano po yan yung chapter din at yung fulfillment po niyan. Itong Seven Thunders po, yung Chapter 8 na pag-aaralan po natin, dito po nakapaloob ang first, second, third, and fourth trumpets po. At ang parurusahan po nitong first, second, third, and fourth trumpets po sa history po ay ang Western Rome na nag-usig po sa unang mga Kristiyano at pababagsakin po yan ng Diyos sa pamamagitan po ng war sa horizontal event or judgment sa vertical. At yung trumpets number 5, and 6, yan yung nasa chapter 9. Dito naman po parurusahan ng Diyos ang Eastern Roman Empire gamit po ang trumpets 5 and 6. At yung last trumpet na the 7th trumpet, na ika-7th trumpet po o yung trumpet 7, ito po yung nasa chapter 11 na po kung paano po parurusahan ang modern Rome sa generation po natin ngayon. Kung mapapansin po natin, tatlong chapter po ang sinasako po ng Seven Thunders, kaya napakalawak po nito. Pero po, mapapansin po natin sa movement ng chapter po sa Revelation, ang Seven Thunders po ay from chapter 8, chapter 9, at chapter 11. Kung mapapansin po natin, bakit po nawala yung chapter 10? Saan napunta yung chapter 10? At bakit sa chapter 11 nag-continues yung Seven Trumpet after ng chapter 9? Kasi nga po, yung chapter 10, yan po ay interlude po yan sa prophecy. Kumbaga, nakasingit yan para ipakita yung event sa kabilang direction po ng lupa, yung katuparan ng prophecy. Sapagkat ang Seven Trumpets, nakapokus lang po siya sa Rome, sa lugar po na yaan ng Roman Empire o kung nasaan po yung power ng Rome. Pero yung Chapter 10, iba po yung focus niya kaya siya ay nakasingit lang po dyan sa pagitan ng Chapter 9 at Chapter 10 na hindi po sakop ng Seven Trumpets, kundi sakop naman yung Chapter 10 ng Seven Thunders
mayroon po diyang 7 thunders sa chapter 10. Magkaiba po sila. Kaya, kung titingnan natin, ang 7 trumpets po ay napakalawak ng sinasakop sa history. Ganun din sa chapter, napakalaking chapter po ng Revelation ang sinasakop niya, sapagkat napakalawak at napakahalaga po ng 7 trumpets na ito na atin pong pag-aaralan. At ito po yung ating pag-aaralan po sa gabing ito. Ano ba ang 7 trumpets na ito na sinimulan po ng Diyos na ipatunugin o symbolic po na patutunugin po niya. Basahin po natin ang chapter 3 to 5 kung sino po ang nandyan po na nakikita po ni John bago po simulang ihipan ang first trumpet. Verse 3 to 5 ng 8. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. 4. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. 5. At kinuha ng anghel ang pangsuob ng kamangyan at pinuno niya ng apoy ng dambana at itinapon sa lupa at nagkaroon ng mga kulog at mga tinig at mga kidlat at ng isang lindol. Ayan po. Kung atin pong mapapansin, dyan po sa introduction ng Seven Thunders po, nakita po dyan sa chapter 8 verse 3 po na meron pong dumating na ibang anghel. Ibig sabihin po, bukod po sa pitong anghel, meron pa pong isang anghel na dumating, symbolic, yung angel. At tumayo po itong isa pang anghel sa harapan po ng dambana o na kung saan nandun po yung gintong pangsuob po ng kamangyan o yung golden censer. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang aginto. Yun po ang sabi doon. At doon po, nung lumapit itong angel na kung saan siya yung magsasagawa doon ng pagsusunog ng kamangyan o incense po doon sa altar, kung maaalala nyo po ang itsura ng sanctuary sa langit, yung simbo, yung typical, anti-typical pattern po niya, sa loob po ng holy place, meron pong altar of incense o altar po ng incenso. Ibig sabihin, sa time po na ito, si Jesus Christ po ay nasa altar of incense. Ibig sabihin, malapit na po siya. Balang araw, pagkatapos niya nito, the most holy place na po ang sunod na part po ng sanctuary. Ibig sabihin, ang magagana po ito sa history, under pa po ito ng holy place. Ibig sabihin, ang seven trumpets, hindi po yan magaganap sa future pa lang, kundi naganap na po yan mula sa panahon ng generation po ni John the Revelation noong panahon ng pagan Rome. Kaya kung ating makikita po dito, itong angel po na lumapit po doon sa altar, ito po yung symbolic angel. Hindi po ito literal po na angel, itong dumating po dito sa harapan po ng golden altar of incense. Kung titingnan po natin, the angel is not one of the seven angels na binabanggit doon na meron pong trumpets. At ito pong altar of incense, ito po yung nandun sa bahagi po ng holy place po ng heavenly sanctuary kung titingnan natin sa earthly counterpart po ng sanctuary po nito. At sino ba yung angel na nasa harapan po ng altar of incense? Kasi baka isipin natin, bakit may isang angel na nasa harapan po ng altar of incense? Ito ba talaga yung literal po na angel ang nasa harapan ng altar of incense? Kung maalala natin sa Old Testament, sa sanctuary po, ang pwede lang pong pumasok dyan sa loob ng sanctuary po ay ang priest o yung saserdote lang po. Yung nagsasagawa dyan ng nagawain po sa sanctuary. Yung daily minister at saka yung yearly minister na ginagawa po nila. Kaya kung titingnan natin sa heavenly sanctuary, hindi po pwede na ang mga literal na angel ang siyang magpapasok dito sa holy place para gawin ang gawain ng pagsusunog po ng kamangyan. Ang gumagawa lang po ng pagsusunog ng kamangyan ay ang priest na nasa most
na nasa holy place po ng sanctuary? At sino ba ang naging saserdote po natin sa New Testament na umakyat doon sa langit sa heavenly sanctuary? Ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreo, sino po ang ating naging high priest o ating naging saserdote po dyan sa sulat ni Pablo? At ito po yung makikita natin dito na person na nasa harapan po ng altar of incense, sapagkat siya lang, ito lang po yung priest o high priest po na maaari pong magsunog ng kamangyan sa sanctuary event na symbolic na nagaganap doon sa langit, doon sa heavenly sanctuary. Kung titingnan natin, itong angel ay symbolic po yun, o symbol po ang pagkakagamit po niya, na ang tinutukoy po ay messenger, indirect definition po ng salitang angel. At itong messenger na ito, itong sugo, itong mensahero po na ito, ay walang iba kundi ang ating high priest po na nasa sanctuary po ng langit sa holy place. At ito po ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas na si Jesus Cristo, na inanoint bilang high priest o bilang priest. Ito po ay si Jesus Christ. Siya po itong nakikita dito ni John na symbolic angel. Na sa Bible po kasi nag-interchange ang angel, minsan ginagamit kay Jesus Christ na term po yan. O ibig sabihin, sugo or messenger. Si Cristo po yung nandyan na nakikita ni John na angel na dumating sa harapan po ng altar of incense. Not literally angel po siya, ha, kundi symbolic po yung pagkakagamit o figure na ginagamit po dito bilang messenger or sugo. At ito po ang priest na nasa harapan po ng altar of incense. Si Kristo po ang ating tagapamagitan sa holy place, o ang ating intercessor po doon sa altar of incense, kung saan sinusunog po ang kamangyan sa sanctuary po. In heaven, symbolic yung application or antitypical po yung application po ng altar of incense. At ito pong seven at angels po na ito, na merong seven trumpets, sabi dito, naghanda po silang patunugin itong hawak po nilang mga trumpets. At yan yung ating titingnan, ano-ano po ang mga trumpets na kanila pong inihipan, na ating makikita dito sa pag-uumpisa ng first trumpet hanggang maubos po ang trumpets po na ito. Kaya sabi nga dito sa Revelation 8 verse 6, ano po yung sabi dito? Ano po yung ginawa ng seven angel? At ang pitong anghel na may pitong pakakak ay nagsihanda upang magsihihip. Ayan po. Ang pitong anghel po ay naghanda po sila upang sila po ay magsihihip po nung kanilang hawak na symbolic at trumpets. Na ibig sabihin po ng trumpets ay war. Ibig sabihin po, ito po ay partial judgment na gagawin ng Diyos sa Roman power dito sa lupa. At ang result po niyan sa lupa ay war. War po nakakalabad dun sa Roman power. Gagamitin ng Diyos ang war para po pabagsakin ang Roman power po na ito. Para po bigyan ng judgment yung mga nang-usig po sa kanyang bayan. Kung ating makikita dito, now that intercession has ceased and probation had closed on the Roman Empire, the angels could begin to sound the trumpets, and thus the commencement of the downfall of the empire. Papansin po natin na magsisimula ang seven trumpets kapag po ang Roman Empire nagsara na po ang provision para dito sa empire po na ito. At ito ay mangyayari after po na usigin po nila ang mga Christian po natin. Ito po ay magaganap sa panahon ng 3rd, 4th, hanggang mag 5th century po onwards sa history po natin, kung paano po ipapataw ng Diyos ang judgment na magpapabagsak po sa Roman power na ito. Mula sa pagan Rome, sa divided Rome, hanggang sa papal Rome, hanggang umabot po ng modern Rome. Yan po ang gagawin po ng Diyos. Kung isasama rin natin yung introduction, sabi dito, yung seven, ang ibig sabihin po ay complete. Seven trumpets, ibig sabihin po, complete na judgment na ipapataw po ng Diyos sa buong history para po sa Roman Empire. Sapagkat yung trumpet ay simbolo ng war, warning, and judgment. At yung angel, messenger, na ang tinutukoy po, sila po yung magkukos ng war po dito sa
horizontal event through judgment na ipapataw po ng Diyos sa vertical movement. Ayan po yung ibig sabihin ng seven trumpets. Kaya pag sinabi nating seven trumpets, complete war in history or complete judgment of God to Roman Empire. Yan po ang ibig sabihin ng seven trumpet. Yan po yung kabuuan ng hatol ng Diyos sa Roman Empire or Roman power, o ito po yung digmaan at babala ng Diyos para po sa Roman power po o dito sa lupa. Yan po ang ipapataw ng Diyos. Kaya yan po ang seven trumpet na tinutukoy po na atin pong pag-aaralan po sa gabing ito. At atin pong sisimulan ang first trumpet, kung paano po yan na-fulfill mula po sa generation ng pagan Rome. At titingnan po natin kung paano yung na-fulfill po sa history ang first trumpet po na binabanggit po ni John. Simulan na po natin ang first trumpet sa verse 7 ng chapter 8. Ganito po ang sinabi. At humihip ang una, at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo, at itinapon sa lupa, at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog, at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Ayan po. Yan po yung first trumpet. Nung umihi po ang unang angel sa kanyang trumpet na symbolic na hawak po, ang nangyari daw po ay nagkaroon po ng granizo at apoy na may halong dugo at itinapon po ito sa lupa. Ang primary subject po dito ay ang earth. At itong earth po ay meron po ditong nakitang hail or granizo po at apoy, fire. At meron po itong dugo. Pumahalo po yung dugo sa granizo at apoy. At itinapon po ito dun sa subject na lupa na bibigyan ng judgment po nito na magkukos ng war sa literal fulfillment po sa history. At ito po ay nang itapon po sa lupa, ang sabi po dito, and the third part of trees was burned up and all green grass was burned up. Nasunog po ang kalaang third part po ng mga puno at ganun din ang lahat ng mga luntian pong damo ay nasunog. Kung titingnan po natin dito pa lang sa verse 7, sa pasimulaan ng 7 trumpets, sa first trumpet pa lang po, napakalalim na po ng symbols. Kung iisipin po natin, hindi po yan literal sapagkat apocalyptic. At kung titingnan natin, napakalalim po ng mga simbolo gaya ng granizo, apoy na hinahaluan ng dugo, ibinagsak sa lupa, o pinatamaan yung lupa at nasunog yung lupa, ay nasunog yung mga yung puno at yung mga sariwang damo po doon. Kung titingnan natin, ito pong symbols po ay nasa Bible lang din po ang mga kasagutan ng mga simbolo po na ginagamit nila. Bagaman malalim po o wala po sa context ang clue para po makuha natin yung simbolo no, kahulugan ng simbolo po na ginagamit diyan sa verse 7 pa lang. Kaya kung titingnan natin, ano ba ang kahulugan niya ang hail and fire na nagmimingle po sa fire. Ano bang ibig sabihin ng granizo pagdating sa Bible symbolism po? Ano po ang kahulugan ng granizo or hail? Sa Isaiah 28 verse 2, tingnan natin yung context kung paano po gamitin ang hail or granizo po sa symbolic application po. Narito, ang Panginoon ay may isang makapangyarihan at malakas na sugo, parang bagyo ng granizo, na manggigibang bagyo, parang unos ng bumubugsong tubig na bumabaha, ay ibubuwal niya sa lupa sa pamamagitan ng malakas na kamay. Ayan po. Diyan pa lang po, makikita niyo na kung ano ang gustong ipakita ng kahulugan ng granizo o hail. Makikita pa lang natin yung granizo po ay ito po ay isang event na magkukos po ng matinding para pong gaya ng bagyo o unos na para po bumubugsong tubig or bumabaha at ibubuwal po lahat ng madaanan po nito. Ganun po ang granizo sa Bible. Ito po ay simbolo ng isang event na magkukos po ng matinding destruction po o matinding pagkawasak po. Ibig sabihin ito ay parang sumasalakay po, parang
ito po ay tubig na rumaragasa na lahat po ng dadaanan nito po ay mawawasak. Ibig sabihin, ito pong first judgment o partial judgment na ipapataw po sa Roman Empire under ng pagan Rome ay ibibigyan po ang Roman Empire ng napakatinding hail, not literal kundi symbolic, na kung saan ang Roman Empire po ay sasalakayin. At itong sasalakay po sa Roman Empire na hail, symbolic po yung pagsalakay ng hail, ay ito po ay magkukos ng destruction po sa empire. Napakatinding destruction po ang maidudulot po nito. Kaya sa Bible, dito sa Apokalipsis, pag sinabi nating hail sa context ng Revelation 8 at sa Bible, ito po ay invasion na para pong rumaragas ang tubig, bagyo or unos na lahat po ng madadaanan po niya ay walang makakatakas o magkukos po ng destruction. Kaya pag sinabi nating hail ay invasion, na ang direction po ay nanggagaling sa northern side. Ibig sabihin po, gaya po ng naganap sa Isaiah kung paano po sumalakay ang mga Assyria mula po sa north patungo po ng Israel. Ito namang nasa chapter 8, kinuha lang natin yung context ng simbolo ng hail sa Bible. At kung i-apply natin dun sa Revelation 8, ang kahulugan ng hail, ibig sabihin po, sa Roman Empire, meron pong sasalakay na puwersa po na magkukos sa kanya ng destruction po, ang madadaanan po nitong granizo po na ito o hail po na ibabagsak po sa lupa. Ang lupa na tinutukoy ay ang Roman Empire sa panahon po ni John, sa cultural context po ni John at sa biblical context ng Seven Trumpets. Mag-uumpisa ito sa panahon po ng Pagan Rome under sa generation ni John, na kung saan ang earth ay ang Pagan Rome o ang Roman Empire po. Doon po ibabagsak ang granizo, na ang ibig sabihin, sasalakayin po ang Roman Empire ng puwersa na nanggagaling sa northern side po nito o sa northern part po ng Roman Empire. Isang military invasion na enemy na manggagaling sa north upang pabagsakin ang Roman Empire sa kanyang western territory po, kasi ito yung unang gagawin na judgment. Simbolo po ng hail at ng fire at ng burn up din, kasama yung apoy, at ganun din itong granizo na meron pong apoy. Kapag tinamahan po ng apoy, ibig sabihin yung pagsalakay na gagawin po sa Roman Empire, ang simbolo po nito ay judgment ng Diyos sa vertical event, at sa horizontal naman po ay invasion through wars na magkukos po ng destruction. Kaya ganun ilarawan po yung granizo, may kasama po siyang apoy. At naghahalo po ito sa dugo. Bakit po may dugo? Kasi po magkukos ito ng matinding destruction at pagkawasak ng buhay sa Roman Empire. Dadanak po ang blood under po ng pagsalakay nitong hail o ng granizo po na ito. Gaya ng mga verses na nandyan, na makikita natin sa screen kung paano ginamit ang context ng granizo ng apoy na nasusunog. Simbolo po ito ng act of judgment na nagmumula po sa Diyos. At nahaluan po siya ng dugo, ibig sabihin meron po siyang kasamang mercy. Bagaman ipapataw po yung judgment, hindi naman po tuluyan na madudurog ng kabuuan yung buong tatamaan po nitong hail at fire na meron pong apoy. Ibig sabihin yung dadaanan lang nito ay meron pa rin pong nakapaloob ditong mercy under po nito. At sa literal ay flood ng bloodshed o yung literal na pagdanak ng dugo. Kaya itong hail na meron fire na nagahalo, inahaluan po ng dugo, ito po ay natupad po after sa panahon po ng nahati po ang Roman Empire sa tatlong region. Ito po ay unang sasalakay sa Western Roman Empire. At ang unang sumalakay po sa history sa Western Roman Empire po ay ang pagsalakay po ng isang mabagsik na hari po na nanggagaling po sa North. At ito po ay si King Alaric I na sumalakay po sa Western Roman Empire. At ito po ang magdadala ng destruction na parang baha na dudurog po sa dadaanan po niya doon sa Western Rome. Bilang judgment po ito ng Diyos na ipapataw sa Western Roman Empire. Ito po yung historical fulfillment po ng hail na natupad po kay King Alaric I na sumalakay po noong
mga panahon po ng 395 to 428 AD doon po sa Western Roman Empire. At ang ginawa po nito ni King Alaric na isa pong isang Gothic king po na ito, sinalakay po niya, gaya po siya ng hail o gaya po siya ng granizo o invasion na nanggagaling po sa north ng Western Roman Empire, at lahat po ng nadaanan po niya ay winasak po talaga nito ni King Alaric po. At ito yung judgment para po sa Western Roman Empire. Ang lawak po ng winasak nito ni King Alaric, magmula po sa mga lungsod ng Thermopylae hanggang sa Corinto, sa Sparta, sa baybay ng Aquitaia, sa Roma, sa Consentia, sa Regium, sa Massilia, Narbo, Tolosa, at marami pa hanggang Espanya. Umabot po doon ang power ni King Alaric na nagwasak po sa lahat ng nadaanan po niya. Siya yung kinatuparan ng granizo na merong apoy na hinahaluan po ng dugo. At yun po yung invasion ni King Alaric po sa Western Roman Empire. At yan ang nagpasakit na hatol ng Diyos sa Western Roman Empire na nangusig po sa mga Kristiyano natin noong 3rd century, 4th century po. At yan ang ganti po ng Diyos. Ito yung record po sa history ayon kay Arnold and Sugar sa kanila pong historical record. Ito daw po si King Alaric, isang Visigoth na nanggagaling sa North, ay sumalakay ito noong 24 ng August 410. Pumasok po ito sa Salarian, at ang dami po doon na winasak po, na dinaanan po nito. At yung terminology na ginagamit dito, inilarawan ng mga historian kay King Alaric para po siyang isang granizo po ang paglalarawan po sa kanya na nahaluan po ng apoy ang kanyang bagsik po itong hari po na ito na sumalakay po sa Western Roman Empire. Kung titingnan niyo po dito sa painting ng pagsalakay ni King Alaric sa history po na sa Western Roman Empire, giniba po talaga niya lahat ng madaanan po niya at nagdanak po ng dugo sa lahat po ng madaanan po niya ng mga lungsod at lugar po na sinako po ni King Alaric the First noong pong panahon po na yan. At yan yung first trumpet po na partial judgment ng Diyos sa Roman Empire, na ang cause po ay war. Digmaan po yan sa Western Roman Empire, at si Alaric po ang makapangyarihang nakikipagdigma po dyan na simbolo ng trumpet sa horizontal historical fulfillment ng first trumpet po natin. Yan po yung arrow. Kung titingnan natin yung map ng Roman Empire nung panahon po na yan. At si ito po si Alaric the First, ay ito po ay isang Goths. At yan po yung makikita nyong arrow po dyan na kulay blue. Yan po yung movement na ginawa po dyan ni Alaric, King Alaric the First. Yan po yung inikutan po niya na territory po ng Western Roman Empire po nung panahon po na yan. Napakalawak po ng nasako po niya. Pinabagsak po niya lahat ng masako po niya ng mga lungsod at mga lugar po ng Roman Empire. Natupad ang first trumpet po sa history nung time po na yan. At yun po yung hail and fire na nahahaluan po ng dugo, ng ibig sabihin po ay hostile invasion. At ito po ay magkukos ng bloodshed. At ganun din, third part po ng puno daw po ay nasunog. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung third part na mga puno po ay nasunog. Ito po yung one-third na mga princes and kings po ng Roman Empire pinabagsak po ni King Alaric the First. Wala talagang pinatakas po si King Alaric the First. Simbolo noong mga puno na sinunog. Ibig sabihin, itong mga king and princes po sa Roman Empire, sa Western Roman Empire, ay lahat po binura ni King Alaric. Ganon din, ang lunti ang damo po ay nasunog. Yun po yung mga common people. Kung yung puno po ay simbolo ng mga kings and princes, at yun naman po mga damo, yung lower kumpara sa puno, at ito yung mga common people, ganun din po, nagdanak din po ang dugo. Kasi nga po, lahat ng daanan ni King Alaric po ay matindi po ang bloodshed sa digmaan po na idinulot po niya. At pagkabihag ng mga normal people na nasako po ni King Alaric ng Gothic Empire na nanggagaling sa north, na siyang tinutukoy noong Ahil, na manggagaling po sa north in symbolic application ng granizo po na nanggagaling po sa kaitaasan or north side po. At yan yung naganap po sa history under po ng first trumpet. At yan po yung historical fulfillment po ng timeline ni King Alaric the First. Tatlong beses po sumalakay ang mga Goths o yung empire po ng Visigoths. At sa tatlong atake po na yan, ang pinakamatindi po dyan ay sa panahon ni King Alaric
o sa panahon po na naganap ang first trumpet from 395 AD hanggang 410 AD, yan po ay ang pagsalakay ni King Alaric I ng Visigoth's Kingdom na siyang tinutukoy na granisong may apoy na hinahaluan ng dugo na siyang naging dahilan para po masunog ang mga puno at ang lahat ng lunti ang damo. At yan yung nangyari sa history ng Western Roman Empire nang salakayan po ni Alaric ang lugar po na iyon. Namatay ang karamihan ng mga hari at princess at ganun din nabihag at namatay ang mga ordinaryong tao dahil po kay King Alaric I bilang judgment doon po sa Western Roman Empire na siyang ipinataw po ng Diyos na nagpabagsak po sa lahat ng nasako po. Yeah. Ganun po ang first trumpet sa fulfillment na siyang sinasabi ni Uriah Smith sa kanyang aklat. Historical yung fulfillment, nag-start siya nung panahon ng pagan Rome bilang judgment ng Diyos at war yung result po sa history. At yan yung nangyari po noon sa first trumpet. Ano naman po yung second trumpet? Basahin natin yung 8 to 9. Ano po ang nangyari? Nang ihipan po ang ikalawang trumpeta. At humihip ang ikalawang anghel at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat. At ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. 9. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na mga may buhay. At ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. Ayan po. Dito naman sa second trumpets po, ay makikita po natin pag-ihip po ng angel, symbolic angel at ng symbolic trumpet na inhipan po dito, ay nagkaroon po ng isang malaking bundok. At itong bundok po na ito ay nagliliyab. At itong nagliliyab po na bundok ay nabulusok po. At ang subject na patatamaan naman po nito ay dagat. Ibig sabihin, hindi na po yung lupa, yung central mainland ng Roman Empire, kundi yung coastal area naman po ng Roman Empire ang patatamaan po nitong bundok na nag-aapoy. Hindi naman po granizo, kundi ito naman po ay bundok na nag-aapoy na tatama po sa dagat. At pagtama po sa one-third, ay sa third part po ng dagat, ito po ay naging dugo ang dagat, symbolic po. At sabi doon, in the third part of the creatures which were in the sea and had life, died. Lahat po ng may buhay na nandun sa dagat ay namatay po. At yung third part ng mga ships po ay nangawasak o yung mga daungan po ng mga sasakyang pandagat ay nangawasak po. At ito po yung nangyari sa Western Roman Empire after po ni King Alaric the First. After po ng invasion sa north ng mga Visigoths po o ng Gothic people. At ito naman po yung nangyari, nagkaroon po ng great mountain na nag-aapoy. Ano ba ang mountain sa Bible? Anong ibig sabihin po ng bundok? Basahin po natin ang Jeremiah 51 verse 24 to 26. Kunin natin yung simbolo po ng mountain sa prophecy. At aking ilalapat sa Babilonia at sa lahat na nananahan sa Kaldiya ang buo nilang kasamaan na kanilang ginawa sa Sion sa inyong paningin, sabi ng Panginoon. 25. Narito, ako'y laban sa iyo o mapanghamak na bundok, sabi ng Panginoon, na gumigiba ng buong lupa. At aking iuunat ang aking kamay sa iyo at pagugulungin kita mula sa malaking bato at gagawin kitang bundok na sunog. Mangagtaas kayo ng watawat sa lupain. Hanggang doon lang.
Ah, sige po. Okay po, okay. Ayan po. Mapapansin po natin sa pagkakagamit ng symbols po sa aklat ng Jeremiah po. Yung mountain po ay na mapangwasak po na mountain o destroying mountain po dyan sa Jeremiah ay simbolo po ng kingdom ng Babylonia. At ito pong bundok po ito ay nasunog. Kapag po ang bundok ay nasusunog, ibig sabihin po ito po ay isang kingdom na magkakaroon po ng destruction. Dahil po ang bundok na ito o ang kingdom po na ito ay mapangwasa, kaya po ang result po nito kapag nasusunog, ibig sabihin po ito po ay magiging dahilan kung bakit po siya mawawasak. Ibig sabihin po ng mountain ay kingdom or nation. At ito po ang mangyayari. Ibig sabihin po doon sa second trumpets, meron pong bundok or nation or kingdom na masusunog po. O not literally masusunog, kundi symbolic po na babagsak po ang bundok po na ito o ang kingdom na ito sa dagat. At ito yung titingnan natin. Ano naman yung burning fire na susupok po dito na binabanggit po? Gaya ng mababasa natin sa Psalm 50 verse 3. Ano ba ang ibig sabihin ng burning with fire? Pagdating sa symbols, ano ang ibig sabihin ng apoy na burning? Ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Isang apoy na mamumugnaw sa harap niya at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. Ayan po. Kung titingnan po natin, ito pong kahihinatnan po ng bundok po na ito, ito po ay masusunog dahil po sa sinasabi nga na isang apoy na mamumugnaw po sa kanya. Ibig sabihin, ito po ay symbols na ang Babylon, ay ang symbol po nitong kingdom gaya nung Babylon sa Isaiah na nasunog na isang destroying mountain. Ito namang bundok dito or nation or kingdom, ito po ay masusunog dahil po sa judgment na ipapata po ng Diyos sa ikalawang trumpets po na inihipan po ng symbolic angel po dito. Kaya po, after po na itong bundok na masusunog po nito ay ihagis po siya sa dagat. At ito pong dagat ay yung territory kung saan po ang bundok ay masusunog. At lahat po ng nabubuhay dito sa dagat ay lahat po sila ay mamamatay, sabi po doon. At ito po yung mangyayari sa second fulfillment po ng second trumpets sa history po. Ito po yung historical fulfillment, isasama rin natin, ito po yung naganap na destruction po ng Roman Empire. Kung doon sa unang atake po ni King Alaric I sa first trumpet, nakasurvive pa rin yung ilang bahagi ng Western Roman Empire. Pagdating dito sa ika-second trumpets, ay mas matindi pa po yung susunod sa nasasalakay po sa Roman Empire. At ang pababagsakin naman ito ay yung coastal area po ng Roman Empire. Kung yung kanina kay King Alaric yung mainland po ang sinalakay niya, ito naman po ay ang baybaying dagat po ng palibot ng Roman Empire. At ito po yung gagawing pagsalakay po ng power o judgment na sinisimbolohan na siyang magiging dahilan para po masunog ang bundok or symbolic ng judgment ang bundok po na ito, na magiging dahilan para po siya itapon sa dagat at ang dagat po ay mawala ng buhay po ang lahat ng naninirahan po dito. Sa history po, ito po ay natupad under po dito po sa time ni Genseric ng hari po ng Vandals, na kung saan sa time po na ito, noong time na yan, si Genseric po ang isa sa pinakamakapangyarihang sumalakay po sa baybayin tabing dagat po ng Roman Empire sa western region po nito. At yung pag-atake po niya ay magdudulot po ito ng destruction. At ito po yung judgment o yung fire, na burning fire na darating po sa great mountain po o destroying mountain na susunugin po dito. At lahat po ng nabubuhay dun sa tabing dagat o dun sa dagat symbolic sea ay lahat po sila mamamatay kapag ito po si King Genseric ay sumalakay ng Vandals po. At yan yung nangyari po after ni King Alaric I. Ang sumunod naman pong powerful na invader po ay ito po si King Genseric po ng Kingdom of Vandals po, na umatake po sa history. Gaya na makikita nyo dito sa paintings
ng panahon ng pagsalakay po ni King Genseric po ng Vandals. Lahat po ng sinalakay niya na region sa coastal area po ng Roman Empire po ay winasak po niya lahat. At ito ang partial judgment na ipapataw ng Diyos sa Western Roman Empire or sa Roman Empire sa kabuuan ng panahon po na iyan. At yan po ay natupad sa history sa time po ni King Genseric ng Vandals po nung time po na iyan. Kung makikita nyo ulit sa mapa, si King Genseric po ng Vandals, ito po yung makikita nyo yung arrow na kulay red at nagkukulay pink. Mula po sa mainland hanggang sa tabing dagat po, tumawid po siya hanggang dito po sa baybay ng Espanya sa coastal area po ng Africa, Northern Africa, nasakop dati ng Roman Empire hanggang umabot po sa mga isla po ng Sicily. At lahat po yan ay sinalakay po ni King Genseric po nung time po na yan ng mga Vandals na panahon po na yan. At natupad po yan sa history. Kaya yung Great Mountain na nasusunog po, ito po yung nation or kingdom na sinalakay po ni King Genseric po nung time po na yan. O binigyan po ng judgment or burning fire po ng Diyos. Ito pong partial judgment na ipinataw niya sa Roman Empire. At itong mountain na inihagi sa lupa, ito po yung kingdom ng Roman Empire partial na inihagis po sa pamamagitan ng invasion po ng mga Vandals nung time po na yan. At sabi doon, third part daw po ng dagat ay naging kulay dugo sapagkat sa time po na yan, napakatindi po ng idinulot ni Genseric at ang dami pong buhay ang nawala po dyan. Wala pong pinili si King Genseric na ubusin. Lahat po ng madaanan niyang lugar ay inubos po niya. Lahat ng makakaya po nila sa war po na yan o trumpet na simbolo ng war. At third part po ng Roman Empire, nakaranas po ng pinakamatinding slaughtering po under ni King Genseric po ng puwersa ng mga Vandal na nakipagdigma sa puwersa ng Roman Empire. Noong time na yan, at yan ang judgment, symbolic trumpet in vertical term po ng Diyos sa Roman Empire. At yan yung second trumpet na natupad. Ito yung timeline po niya ng second trumpet from year 425 AD hanggang 455 AD na po naganap po ang second trumpet. Dalawang beses po umatake ang mga Vandals mula sa mainland at pagdating kay Genseric doon na po sa coastal area po ng Roman Empire na siyang binabanggit na dagat po ang subject po dito sa second trumpet. At yan po yung sa time ni Genseric or si Genseric po. Pares lang po yan, magkaiba lang ng spelling. Pero pares po yung tao, si Genseric at si Genseric sa history. Yan po ang isa sa makapangyarihang hari na sumalakay po sa Western Roman Empire bilang magiging judgment na ipinataw sa Roman Empire na umusig po sa bayan po ng Diyos. Kumbaga, ang trumpet ay ginagamit ng Diyos para po usigin ay para po bigyang hatol ang nang-usig sa kanyang bayan. At ito po ay sa pamamagitan ng trumpet or war na simbolo po ng trumpet sa horizontal at judgment naman po sa vertical na events. Kung titingnan po natin. At yun yung second trumpet. Yun po yung time ni King Genseric na sinalakay po ng mga Vandals ang baybaying dagat ng Roman Empire. Sa western, primary sa western part po ng empire. At ano naman yung third trumpet? Ano po ang mangyayari sa third trumpet? Kasi buhay pa rin ang Western Roman Empire. Meron at meron pa rin pong natitira. Pagdating sa verse 10 to 11, ano po ang nangyari dyan? Sa Revelation 8, verse 10 to 11 po. Basahin po natin ang Revelation 8, verse 10 to 11. Sabi po dito, In the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers. And it fell upon the third part of the rivers and upon the mountains of the waters, and the name of the stars is called Wormwood. And the third part of the waters became wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. Ayan po, mapapansin po natin sa third trumpet po, pag-ihi po ng symbolic angel dito na magkukos ng war sa horizontal at judgment sa vertical, ay ito po ay magiging dahilan na nakita po ni John, meron pong na bumabagsak
na dakilang bituin po dito na nagmumula po sa langit. At ito po ay umaapoy na gaya po ng lampara at ito po ay bumagsak sa third part po ng ray burst at ng mga bukal ng tubig. Ang subject naman po dito ay ang ray burst at yung source po nitong tubig, yung fountains of the waters o yung bukal po na pinagmumula ng ilog. Ibig sabihin kung dun sa naunang trumpet, earth yung subject niya, yung ikalawang trumpets po ay dagat, yung ikatlo naman po ang subject po niya ay ray burst at yung bukal po ng ray burst. At ito pong nahulog na dakilang bituin po, ang pangalan daw po niya ay wormwood. At itong wormwood po na ito ay naging sanhi po na ito na para yung tubig na third part po ng tubig ng ilog ay magipong wormwood na magriresulta po sa pagkamatay ng mga tao dun sa tubig at magkukos po ito ng bitter o kapaitan po ayon po dito sa Revelation 8 verse 10 to 11. Ano po ang ibig sabihin ng a great star o yung malaking bituin na nakita po ni Jan na bumagsak po doon sa river o doon at doon sa bukal po ng tubig. Ano po ang ibig sabihin ng star o great star po sa Bible? Kung titingnan po natin sa buong Bible, dito rin sa context ni Jan sa Book of Revelation, ang star po ay simbolo po ng leader, king or prince. Ibig sabihin po, ang bituin po ay simbolo po ng hari, prinsipe at leader o pinuno po o mamumuno po. Gaya sa Old Testament, gaya sa prophecy ni Jesus Christ, si Jesus Christ ay isang bituin ng tribes ng Judah. At kung papansinin po natin itong star, simbolo po siya ng leader, king or prince. Pero dito itong stars po ay fallen. Ibig sabihin po ay bumabagsak. Sa madaling salita, itong kapag po ang simbolo ng star po ay bumabagsak, ito po ay isang leader na tumatalikod o apostate leader po ito. Gaya ng nandyan sa chapter 1 ng Jude verse 13. Na pag sinabing falling star ay apostate leader, king or prince. Ang ibig sabihin niya. Or sa primary po ay leader. Pag sinabing star. Yan po ang ibig sabihin ng bituin. Yan po ay star. At yan po ay fallen star. Ibig sabihin po ay, ay tumalikod na pinuno or leader. At babagsak po siya sa third part ng ray burst at sa bukal po nito na magiging dahilan po ng pagpait po niya. At ang pangalan po nitong leader na o bituin na bumagsak po na ito o tumalikod na leader, ang pangalan daw po niya ay wormwood. At itong wormwood, symbolic po itong binabanggit po na wormwood. At ang wormwood po sa wikang Griego, ang ginamit po ni John ay sa Greek po ay absentus. Ang ibig sabihin po ng absentus sa Greek ay bitterness. Kaya makikita natin doon, pagbagsak po noong wormwood na ito, na isang bituin na bumabagsak mula sa langit, pagbagsak nito doon sa third part ng river at bukal ng river, ay pumait po yung tubig. Kasi nga, yung wormwood, ang ibig sabihin po niya ay bitterness. Ibig sabihin, itong leader po na ito, na nag-apostate, ay magiging dahilan po ng kanyang kapaitan at napakapait po ng kanyang magiging kapalaran po. Ito po yung ikatlong trumpets na mangyayari po sa history po o sa historical fulfillment. At kung titingnan natin kailan po na fulfill sa history ang third trumpet po na ito. Ito po ay na-fulfill sa paghahari po ni King Attila po ng mga Huns nung time po na yan. From 451 to 453 AD. Kung saan, nung sumalakay po ito sa Attila ng Han sa Roma, sa Western Roman Empire, malawak din po ang napatay po niya ng mga tao sa Roman Empire nung time po na yan. Pero po, ang kinahinatnan po ni Attila the Hun ay napakapait po. Gaya, kasi nga, ang pangalan daw po niya ay Wormwood o mapait po. Ibig sabihin, mapait po ang magiging kahinatnan nito ni Attila after po niya na sumalakay o tumama doon sa third part po ng river o doon sa bukal po ng tubig. Kung titingnan po natin saan ito nang galing si Attila sa history ayon sa fulfillment ng third trumpet. Si Attila po ay naghari po sa teritory po doon sa Danube, sa Volga at saka po sa Baltic, sa northern part po ng Europe. At noong 450 AD po ay ang upper part po ng Danube at ng Rhine kasama po ang Belgium at ang mga valley po doon. At ito po si Attila po ay kinikilala po ito
sa kanyang titulo bilang The Scourge of God. Ito po ang gagamitin sa war, sa ikaapat na trumpet bilang judgment po na ipapataw sa Roman Empire. Sasalakay po si Attila kasama ang puwersa po niyang mga Huns na manggagaling po sa Alpine region po sa northern part po ng Europe. Sasalakayin po niya ang Western Roman Empire po sa time po na yan. At yung Wormwood, doon din po mismo, literal, sa Alpine region po sa Europe, meron din po doon tinatawag na halaman po na worm, uri po ng halaman na absentee plant, isang wormwood na mapait na siyang makikita sa Alpine region na ina-associate po sa tinatawag na lugar po kung saan nanggagaling si Attila. Sapagkat ang pangalan po nitong leader na nagtumalikod po na ito ay ito po ay may pangalang Wormwood. At sikat po ang Wormwood sa lugar po ni Attila sa Alpine region. At ito po ang description mismo ni Jan. Kasi nga ang kalagayan po sa Alpine region na meron pong mga Wormwood ay ito rin ang sasapitin po ni Attila po na leader na tumalikod po na magkukos sa kanya po ng kapaitan. Kung titingnan natin, ito po yung Roman Empire, ito po yung pagsalakay ni Attila ng mga Huns, yung kulay green po na araw. Yan po yung ginawa niya mula po sa region ng Eastern Europe, Northern Europe, sumalakay po. Yan yung green na linya po dyan kung paano po sinalakay ang Roman Empire sa puwersa po ni Attila ng kaharian po ng mga Huns. At yan po yung nangyari. At kung titingnan po natin dito, there fell a great star from heaven. Ito po ay si Attila at ang kanyang mga puwersa po na mga Huns. Yan yung nakikita dyan ni Jan na apostate leader na mula po sa langit. Symbolic lang po yan. At yung star na ang pangalan po ay Wormwood, ang ibig sabihin po ay ito po ay bitter. Ito yung kahinatnan po ni Attila dahil po sa bitter or distressing state of affairs na naranasan po ni Attila nung time po na yan. At yung third part po ng ilog na binagsakan po ng leader na ito na si Attila o sinalakay po ni Attila, ito po yung third part po ng Roman Empire. At yung tubig daw po ay naging mapait, ito po yung naging resulta. Nagkaroon po ng pagkawasak sa lahat po ng nasakop ni Attila po sa Roman Empire. Namatay po lahat ng nasakop sa war po ni Attila po na ito. At napakatindi po ng destruction na naidulot ni Attila sa Roman Empire nung time po na yan. Bilang simbolo ng trumpet na war at judgment naman sa vertical po. Sa vertical. At ito po yung timeline ng ikatlong trumpet sa panahon po ni Attila. Nagana po ang third trumpet po mula 434 AD hanggang 468 AD. Under po ni Attila the King na hari po ng Huns. At isang beses lang po umatake ang mga Huns pero napaka-powerful. Pero masama, mapait ang kinahinatnan po ni Attila sa kanyang mga kasamahan pong mga Huns. After po niyang salakayin ang third part po ng Roman Empire o simbolo ng ilog, yun po yung pinaka-primary po na region po doon sa part po ng Western Roman Empire na third part po na natitira sa bahagi ng Roman Empire na siyang sinalakay niya nung time po na yan. Natupad ang prophecy ng third trumpet sa history po under po ni Attila the Huns. At ito po yung panghuli, yung pang-apat na trumpets. Ano po ang nangyari? Pag-ihi po sa ika-apat po na trumpets. Diyan sa Revelation 8 verse 12. At umihip ang ikaapat na anghel. Kanina pala, Brother Bernard, na-mute ko yung mic. Kaya pa pala. At umihip ang ikaapat na anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag, at gayon din naman ang gabi. Ayan po. Kung titingnan po natin, highly symbolic po ito, itong Revelation 8 verse 12. Isang verse lang po ang fourth trumpet. Kung titingnan natin, itong fourth trumpet, ito po yung tuluyan na magpapabagsak sa Western Roman Empire. Kumbaga, ito na yung final phase ng Pagan Rome. Tuluyan na po siyang babagsak. Ito yung finale
na magpapabagsak sa Pagan Rome o dun sa Western Roman Empire. Ito yung pang-apat, panghuli sa natatama po sa Roman Empire in terms sa direksyon ng West. Kasi inahati yung Roman Empire sa tatlo. West, East, at Central. Ito yung naunang apat na trumpet. Ang pinatamaan lang nito ay ang Western Roman Empire. At ito yung pang-apat na panghuli na sasalakay sa Roman Empire na magkukos ng final destruction ng Western Roman Empire ng Pagan Rome. Ano po ang nangyari dito? Sabi daw po, pag-ihip ng ika-apat na anghel, pagtunog po ng kanyang symbolic na trumpet na naging dahilan ng war, ano po ang nangyari? Yung third part daw po ng araw ay, sabi po dito, ay was smitten. Yung third part din po ng buwan. Ganon din yung third part po ng stars kung atin pong titingnan. Ibig sabihin po, ang sinugatan po ay lahat po ng third part. Third part ng buwan, ng araw at ng bituin. At sabi po dito, so as the third part of them was darkened and the day shone not for a third part of it in the night likewise. Sabi po diyan sa ikaapat na trumpet sa chapter 8 verse 12. Kung titingnan natin, anong ibig sabihin po ng smitten? Ano ba ang kahulugan ng smitten o sinugatan ang araw? Basahin po natin ang Jeremiah 59 sa simbolo ng sinugatan na in symbolic term. Jeremiah 15:9. Sabi, siyang nanganak ng pito ay nang lulupaypay. Sila'y nalagutan ng hininga. Ang kanyang kaarawan ay lumulubog ng may araw pa. Napahiya at nalito. At ang nalabi sa kanila ay ibibigay ko sa tabak sa harap ng kanilang mga kaaway, sabi ng Panginoon. Ayan po. Mapapansin po natin, hindi pa po tapos yung araw, pero po sa time po na yan, ay yung araw po ay nawalan na po ng liwanag. Ibig sabihin po ay sinugatan yung araw, smitten. Ibig sabihin po, yung pagkakagamit dyan ng pagkabiglang pagdilim o yung pagkatapyas ng liwanag at biglang nagkaroon ng dilim. Kung titingnan natin dito sa apocalyptic application ng symbols po ay ang ibig sabihin po magkukos po siya ng biglaang destruction or biglaang pagkabagsak po. Yun ang ibig sabihin ng smitten o pagkasugat po. At ang ibig sabihin po dito, ang tatamaan lang po nito at biglaan ito po yung mga third part. Ibig sabihin, ito na lang po yung natitirang third part ng Roman Empire. Ito yung nalalabi sa part po ng Roman Empire. Kaya kung tinignan natin po dito, yung sun po ay sinugatan. Ayon po doon. Ganun din, kung tinignan natin sa simbolo, ang simbolo ng araw at ng buwan in terms of apocalyptic, ang simbolo po ng araw ay gaya po ng ashamed at ang moon ay disgrace. Kung titingnan natin dyan sa following verse na ating nakikita sa screen yung kanilang symbolism. Sun, ashamed, at moon, disgrace. Kung atin titingnan. At dahil nga po nasugatan, ang third part po ng araw, ng buwan, at ng mga bituin po, nag-cause po ito ng ashamed and disgrace at bigla ang pagkabagsak ng kingdom. At ito po yung Roman Empire. Ito po yung fourth trumpet na final overthrown. Yung ibig sabihin yung biglang pagkasugat, sinugatan, yung third part. Ito na po yung time sa history na natupad po na ang Western Roman Empire under na po ni King Odoacer ng Herulai po. Kung maalala nyo, ang Herulai, isa po yan dun sa sungay, sa sampung sungay sa Daniel 7. Yung sampung sungay po doon ay sampung kaharian. Yung isa po doon ay ang Herulai. Kalaunan yung Herulai, pababagsakin po yan ng maliit na sungay. Pero dito, sumisibol pa lang po ang maliit na ang isang sungay doon sa sampo. Ito po yung Herulai. At ang Herulai po sa pangunguna po ni King Odoacer noong taong 476 AD po, tuluyan na po bumagsak po ang Roman Empire. At sa time po na yun, yung last emperor po noon na si Romulus Augustulus po ng Roman Empire ay natalo po ni Odoacer. At dyan na po nawalan ng emperor ang Western Roman Empire. At yan yung makasaysayan po sa history ng Roman Empire na naging dahilan po ng pagkabagsak po nito. At ang bumagsak po sa kasaysayan ang Western Roman Empire.
At ito yung last na ginawa po ng fourth trumpet po under po ni King Odoacer. Sabi nga dito, the fourth trumpet entirely took away the light of the Roman majesty in the city of Rome. Kagaya po ng araw na tinapyasan, hindi pa po lumulubog ang araw, bigla pong dumalim. Ganun po ang nangyari sa Roman Empire. Kumbaga, hindi pa po panahon para bumagsak ang Roman Empire pero minadali po, kaya biglaan po ang pagbagsak ng Roman Empire under po ni King Odoacer na sumalakay po sa natitirang third part na bahagi po ng Western Roman Empire. Sabi nga dito, the sun shone at Rome as long as the kingdom was possessed of authority over other cities and provinces. The moon and the stars shone there as long as the ancient power of the Senate and of the other magistrate remained. But these things all taken away in the trumpet that were but darkness. Yan po ang ginawa po ni King Odoacer. Sinaktan niya po ang araw, ang Roman Empire po dumilim. Sinaktan din po niya, sinugatan po niya ang buwan, ang power po na nandun sa Roman Empire, yung Senate at yung mga magistrate po nito, lahat po yan binura po ni King Odoacer. Kaya mula po sa emperor, sa mga consul, hanggang sa pinakamababang at hierarchy po, binura po yan ni King Odoacer nung time po na yan. Ito po yung naganap sa history. Ayon nga sa Encyclopedia Britannica, year 2009 sa record, sabi si Odoacer po ay isang ang kauna-unahang first barbarian king sa Italy po na sumalakay sa natitirang bahagi po ng Roman Empire na siyang naging dahilan po ng pagbagsak ng Roman Empire noong 476 AD na siyang naging dahilan para po mag-end na o magtapos na po ang Western Roman Empire. At yan yung pang-apat na trumpet at yan yung panghuling trumpet sa chapter 8 o pang-apat po sa 7 trumpets. Kung titingnan po natin, siya yung final na magpapabagsak sa Roman, sa Western Roman Empire na nangyari po noong 476, ang Roman Empire po, ang Western Roman Empire ay bumagsak po sa kamay po ni King Odoacer na siyang katuparan po. Kung makikita niyo po diyan sa map, ayan po yung territory ni King Odoacer. Kinuha po niya ang territory ng ancient Rome na siyang magiging modern Italy. Na siyang lilitawan po ng maliit na sungay paglipas ng ilang siglo po after ni King Odoacer. Kasi po, yung lugar ni Odoacer magiging po yung kaharian po ng Herulai. Pero po yung Herulai, kalaunan sabi dun sa Daniel, bubunutin po yan ng maliit na sungay. Kapag po lumitaw ang maliit na sungay, mababali yung tatlong sungay. Isa po dyan sa mababali ay ang Herulai ni Odoacer po after ng ilang siglo po. Pero dyan, hindi pa po yan. Lumilitaw pa lang po ang kaharian ng Herulai ni Odoacer po na siyang nagpabagsak sa Roman Empire. Kaya po ang araw, ang buwan, ang bituin ay natapyasan po. Ibig sabihin po, yung political heaven of Rome, yung Senate, yung consuls, at yung buong kingdom ay na-overthrown ng biglaan po. At yan ang nangyari noong 476 AD. Diyan po nagsimula ang fourth trumpet from 476 AD hanggang umabot po ng 756 AD. Naghari po ang Herulai Kingdom under po ni King Odoacer. At dyan po nagtapos ang chapter 8 sa fourth trumpet under po ni King Odoacer sa history po. At kung titingnan po natin dun sa apat na naunang trumpets sa history po ng Western Rome, ito po yung war o trumpet sa horizontal application. At sa vertical fulfillment naman, ito yung judgment na ipinataw po ng Diyos sa Roman Empire, sa western part nito. Kaya po itong apat na trumpets, ito po ay natupad sa history. Ito po yung pagsalakay ng mga Visigoths, ng mga Huns, ng mga Vandals at ng mga Herold nung panahon po na yan na tumagal po ng 76 years. At sa loob po ng 76 years, tuluyan po nilang naging abo ang Western Roman Empire. At sila po ang pumalit dyan na nagipong kalauna, nagipong 10 barbaric kingdom po ng Western Roman Empire na siyang nakita ni Daniel sa Daniel 7 na yung halimaw po, yung Roman Empire ay meron pong 10 sungay, yan na po yun. Under po, sa loob ng 76 years, dyan po sumibol yung 10 sungay ng halimaw dun sa Daniel 7. At dyan, sa chapter 8, ay ipinakita kung paano po ipinataw ng Diyos ang partial judgment
sa Western Rome. At dahil dyan, tuluyan na pong naging abo ang Western Roman Empire sa history po, sa pamamagitan ng trumpet or war sa history, gamit po ang pakikipagdigma ng mga hari po na yaan. Mula sa Goth, pagsalakay ng mga Visigoths, mga Vandals, Huns, and Heruli sa loob ng 76 years, bumagsak po ang Western Roman Empire gamit po ang war o judgment po ng Diyos. At yan po yung first, second, third, and fourth trumpet po sa history. 76 years mula po sa generation ni John hanggang sa panahon na bumagsak po ang pagan Roman Empire at nagkabasag-basag sila at pinalitan ng 10 sungay o yung barbaric kingdoms nito pong Goths, Vandals, Huns, at Heruli na naging 10 mga kaharian kalaunan. Kalaunan po sa hinaharap, papalitan niyan uli ng papacy. Pababagsakin niya ng papacy yung tatlong kokontra po sa lilitaw ng ecclesiastical power sa second stage ng Roman power. Kaya hindi pa po tapos ang 7 trumpet sa ating pinag-aaralan. Ang pinag-aaralan lang natin ngayong gabi ay ang 4th trumpet sa historical fulfillment nito gaya ng naitala na Uriah Smith sa kanyang aklat. At ito po yung ating pinag-aralan at binaybay po sa history kung paano natupad ang 1st, 2nd, and 3rd trumpet. At yan po ay natupad under po sa pagsalakay ng mga Visigoths, ng mga Vandals, ng Heruli, at ng Huns. At yan po ang nangyari. Sa loob ng 76 years, nabura po sa kasaysayan ang Roman Empire. At yan po ang partial judgment po ng Diyos sa Roman Empire sa western part dito na nangusig sa kanyang bayan po dito sa lupa ng mga Kristiyano. At yan po ang first, second, third, and fourth trumpet sa ating pag-aaral. At buong chapter 8 po yan ng Revelation. Highly symbolic pero historical yung fulfillment po sa historicism ng apocalyptic prophecy po. Yun lang po at sana nakuha natin. Sa kasunod, mas malalim po ang chapter 9 compare sa chapter 8. Sa sunod nating pag-aaralan sa continue nitong 7 trumpet. Sa chapter 9, ibibigyan natin ng kaunting pagtanaw. Ang chapter 9 po, highly symbolic. At dyan naman po papasok ang history ng fulfillment ng 5 and 6 trumpet na kung saan gagamitin naman ng Diyos sa kanyang judgment. Hindi naman po yung war, gagamitin po niya ang isang religious power versus dun sa religious power sa time po na yan. Diyan natin madadaanan sa history paano mag-a-arise ang religion ng Islam at paano sila magiging part ng prophecy po ang Islamic power. Kaya dapat nating maunawaan kasi karamihan na nag-aaral sa prophecy, binabaliwala yung role ng Islam sa prophecy. Kaya kailangan dadaanin natin yung chapter 9 sa sunod na pag-aaral under ng 5 and 6 trumpet. Diyan natin yung mas malilinawan. Pero dito sa 4 trumpet na nauna, ay nakita natin yung history kung paano po pinarusahan ng Diyos ang Western Roman Empire na nangusig sa kanyang bayan. Nabura po sa kasaysayan ang Western Roman Empire. Yun po ang 1st, 2nd, and 4th, 3rd, and 4th trumpets po ng Revelation 8. Nawa po ay nagkaroon tayo ng kunting ideya doon. Bagaman malalim kasi nga historicism yung ginagamit nating mga Adventists dyan, ay malalim yan kung babaybayin natin sa history ang bawat trumpets na yan. Yun ay mga overview lamang ng bawat trumpets sa primary o sa common terms na madali nating makuha yung fulfillment po niya. Yun lang po at magandang gabi po. Okay, maraming salamat Brother Bernard sa pagpapaliwanag regarding sa ating topic ngayon, ang 7 trumpets. At apat pa lang po yun, Brother Bernard, ano? Opo. At meron pang tatlong nalalabi o natitira. So, i-continue po natin siguro bukas yung tatlong natira, Brother Bernard. At salamat sa pagpapaliwanag at paghahayag ng mga katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan. At ati pong batiin ang ati pong mga kapatid, Brother Bernard, na sumusubaybay. Walang sawang sumusubaybay. Yan po sa ati pong masigasig na kapatid,
watching from Pinagkaisa, Brother Nimrod Miloria Piral. Kasama magandang gabi po niya. Opo, kasama ng ating pong mga kapatiran dyan sa Pinagkaisa Church. Sina Brother Joel Suerte, kagabi hindi natin na-mention, hindi natin na-bati. At sila Brother Ray Ranan, Brother Bitco, sa lahat ng mga kapatiran ho natin dyan sa Pinagkaisa, sa may parting Letix, Quezon City. So, ganoon din ang ating mga kaibigan na nag-comment sa ating live kay Liz Al-Jazeera. SDE ka po, sir. O, Brother Bernard, SDE. Nagtanong kung SDE ba daw tayo. So, yes, SDE po kami. Ngunit hindi po kami under the general conference. Kayo po ay Seventh-day Adventist Church, local conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia. At yun po ang ating pong kinaaniban, pangalan ng ating pong samahan, Brother Bernard or Sikta, na kung saan tayo kaanib. So, for clarification lang, hindi po kami under the General Conference or Seventh-day Adventist Corporation. So, hindi po kami member dyan. So, kayo po, sister, saan po kayo napabilang? Pwede po kayong mag-message. I think nasa Quezon City siya, Brother Bernard. Nanonood. So, yun po, ano? At dyan kay Engineer Nales Beltran, magandang gabi po sa lahat. Kay Elder Jico Buko, magpagpalang gabi po sa lahat. Kay Sister Judith Suerte Albutra, magandang gabi po sa lahat. Kay Christina Bernabe Carion, magandang gabi po mga kapatid sa Panginoon at sa lahat ng nanonood. So maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa. Magandang gabi kay Ate Ina Veronica Esmeralda Lick. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid na Evangelist James at Evangelist Bernard. God bless you and your ministry. Kay Sister Vicky Pellegrina, muli ay isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at sa lahat ng nanonood. So sa lahat-lahat ng nanonood at sumusubaybay, especially na sa mga nag-share sa ating pong live, diyan kay Sister Judith Abalye, good evening, watching from Pilar Sorsogon. So sa lahat-lahat, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa. Sa The Last Trumpet, i-follow niyo po, and then sa Alamin Natin, i-follow niyo po mga kaibigan at mga kapatid. So sa gabing ito, wala na pong tanong. Meron pong tanong dito, Brother Bernard, pero actually ito po ay hindi related sa topic po natin na ipinapaabot po ng ating kapatid. About po sa baptism naman to, Brother Bernard. Ah, okay. About sa baptism. Ang sabi daw, Brad, totoo ba daw? Kasi Bisaya to, Brother Bernard eh. Okay po. Brad, tinuo daw ang bautismo nga, i-translate na lang po natin, Brad. Although hindi naman ano to, hindi naman related sa topic, pero ate pong basahin para malaman po natin ano. Brad, tinuo daw ang bautismo nga Church of God, Seventh-day
Brad sa Gawa 2:28. Ang Mateo 28:19, sayok daw Brad. So ang ibig niya sabihin, brother, adaw po. So ang Gawa daw po, Gawa 2:38 ang tama. At ang Mateo 28:19-20 ay mali daw. Mali. So, sabi daw ng sabi ng Church of God 70. At Church of God po. 70. Sayop daw o mali daw ang magbautismo sa Mateo 28:19. Ama, anak and Espiritu Santo sa Bisaya. Tinuo daw ang Gawa 2:38, Brad. Asa tinuo, Brad? Saan daw ang totoo, brother, na bautismo? Sa Gawa 2:38 or sa Mateo 28:19? Yun yung parang hindi parang, talagang question niya, brother. Although hindi related sa ating topic. Pero, actually, bigyan natin ang overview. Opo. Kumbaga, brother, kay EJ, itong, pansinin po natin yung talata na yan, sa Gawa 2:38, abay, hindi po yan bautismo. Yung ginawa ni Pedro dyan, Pedro po ba, brother, no? Basahin po natin yung... Opo, basahin natin yung Gawa. Para 2:38, para... Opo, kung ang tinutukoy po ba dito ay baptism o bautismo. Pero sa pagkaunawa ko, Brother Bernard, ito po ay hindi bautismo. Kundi mensahe ni Pedro. Pedro, mensahe pa lang to. Hindi to actual, ha. Remember, mga kapatid, hindi to actual na bautismo, ha. Baptism yung ginawa ni Pedro. Kundi ito po ay sinasabi niya. O sinasabi, kumbaga, mensahe ni Pablo, ni Pedro, rather. Sabi dito sa Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Maliwanag, brother. So hindi to actual na baptism ang ginawa ni Pedro, kundi ang ginawa ni Pedro, kumbaga, nagminsahe siya na ang sabian niya, mangagsisi kayo. Hindi ibig sabihin na nagbautismo. Wala po, nabautismuhan kita. Unlike dun sa Mateo 28:19 hanggang, yun talaga ang utos. O dito kasi sa Gawa, hindi to hindi mensahe to actual na bautismo. Mensahe pa lang ho to, kapatid. Kung anong gagawin, kung kaninong authority yung baptism. Yes. Gagawin basahin po nga po natin, Brother Bernard, sa Mateo 28:19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun yung brother? Kumano. Sinabi. Utos. Utos. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Yung pagpapaliwanag kasi sa Gawa 2:38, iniisip agad nila, Brother Bernard, na ayun daw ang bautismo. Yung actual na baptism, na in Jesus' name sila nagbaptize. Pero kung titingnan natin po, karagdagan din,
Yes po. Kailangan sa pagbabasa ng verse, lagi natin isa lang alang yung literary structure at yung context mismo. Kung titingnan natin ang literary structure ng Acts 2:38, makikita natin yun ay message po ni Pedro kung ano yung gagawin nilang baptism. Magbabaptize daw po sila in, sa pangalan daw po ni Jesus Christ. Hindi, ibig sabihin yun yung gagawin sa rite ng baptism, sa ceremony ng baptism. Kundi, yung gagawin nilang baptism in the name of Jesus, ibig sabihin po nung name, in the authority of Jesus. Yes. Yun yung gagawin nilang baptism. At paano naman yung rites o sa ceremony yung bibigkasin? Yun yung utos, nasa Mateo 28:19. Yun po yung gagawin nilang actual dun sa gagawing baptism under po sa authority ni Jesus o sa pangalan ni Jesucristo. Yung nasa Mateo 28, yun yung gagamitin nilang rites o sa ceremony po ng baptism. Pero yung sinasabi ni Pablo ay message niya po yun. Kaninong authority nung gagawing baptism po? Kasi po sila minsan nakapokus dun sa salitang name. Kasi nga nabasa in Jesus' name. Ay ano ba ang ibig sabihin po nung name? Kung titingnan po natin sa Greek, mas malinaw yan sa wikang Greek. Kasi sa English, name, automatic ang naisip natin, pangalan ng isang personal person ang tinutukoy agad na doon lang specific yung gagawing baptism sa pamagitan ng ceremony. Kung titingnan po natin yung Greek term po dyan na name o in Jesus name, yung pangalang name sa Greek po, yan po ay onoma. Pag sinabi pong onoma ay authority or character. Yun pong ibig sabihin niya sa Greek ng salitang onoma. Ibig sabihin authority or character or sa common term, name. Ganun po kasi ang mindset ng mga Griego sa salitang onoma. Name, ibig sabihin po, authority or character. Kanino po gagawin ang baptism? Sa authority or character po ni Jesus Christ. Kasi nga doon sa Mateo 28:19, kung i-adjust natin, kanino po binigay ang authority na? Binigay ang authority kung i-adjust natin doon bago mag-19 sa Mateo 28. Kay Jesus Christ po. Kaya ang gagawin baptism in the name of Jesus, pero yung sa actual, sa rite ng ceremony, ang gagawin yung utos na bibigkasin nila yung nandun po sa Mateo 28:19 kasi yun po yung utos. O anong gagawin? Pero yung authority in Jesus name. Sa authority ni Jesus Christ, yung baptism. Kasi baka ibang baptism ang gawin nila, hindi pala sa authority ni Jesus. Kaya ang tinuturo ni Pablo sa kanyang mensahe, ang gagawin nilang baptism ay sa authority or sa onoma ni Jesus Christ. Hindi po yun yung actual na binabanggit na in Jesus name sa ceremony. Yes. Ngayon, sasabihin naman nila, yung Mateo 28 ay historical hoax or ano lang daw yan, dinagdag lang daw yan sa Bible. Kasi nga, baka yun yung iniisip nila. Kasi nga, nag-iisang talata nga naman yan sa New Testament na nagbanggit nung sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At pagdating na sa Aklat ng Gawa, yung na-record po ni Lucas sa ginawa ng mga apostol, tandaan natin yung Aklat po ng Gawa, record ni Lucas. Ibig sabihin, nire-record lang po ni Lucas yung events. Hindi niya nire-record yung actual na baptism. Ano yung binabanggit dun sa baptism? Ito yung titingnan nila sa historical context ni Lucas. Ang nire-record po ni Lucas sa sulat ng mga gawa ng mga apostol, yung events, history. Kasi historian po ito si Lucas. Hindi niya nilalagay yung details po nung ginagawa ng mga apostol dito kung ano yung actual na sa ceremony yung binabanggit. Hindi na yung binabanggit ni Lucas. Kundi binabanggit lang ni Lucas kaninong authority sila nagbabaptism sa kanyang record. Gaya po nung na-record niya tungkol kay Pedro. Ganun po yung pagkakasulat po dyan sa aklat ng gawa. Kaya kung bakit laging nababanggit natin dyan ay yung in Jesus' name. Dyan po sa aklat ng Acts. Pero yung nasa Mateo 28, yun po yung utos. Bagaman sinasabi nga nila ay historical fraud yung Mateo 28:19 kasi dinagdag lang daw yan ng binago lang daw yan ng Roman Catholic na amin daw yun sa encyclopedia ng Catholic. Pero po kung kayo po yung mag-aaral ng history, wag po kayo basta nakabasa lang ng isang reference, yun na yun. Kailangang aralin niyo yung context ng mga binabasa po nating historical reference kasi ang isang historian hindi yan naniniwala agad sa isang pinapakita nilang reference. Kailangan kunin yung cultural context kung paano nabuo yung mga aklat na yan. Kaya wag nating basta sabing fraud yan, yung Mateo 28:19. Bagaman sinasabi ng ibang scholar, yan daw ay fraud. Kaya yun yung masasabi natin doon. Yung Acts 2:38, yun po ay message. Kung kaninong authority gagawin ng baptism. Samantalang yung Mateo 28:19, yun yung utos.
kung paano gagawin yung baptism. Yun po yun. Okay. Sa sunod, baka pag-aralan po natin yun. Yes, sa sunod na pag-aral, Brother Bernard, mas maganda, mapasadahan po natin yung okay. About sa baptism na yan. So, salamat, Sister Jubilin Herinalaw Arsenal, sa inyo pong panonood. Magandang gabi, mga brothers. Diyan kay Brother Alexis Gunomunda is watching. Thank you for watching. And sabi ni Brother AJ Salinas Tagli, sabi niya, Brother, in Cebuano version, sabi niya, salamat, Brad, sa pagtubag. So, maraming salamat daw, Brother Bernard, sa sagot. Kasi magarantiya daw siya kung malaman daw niya sayop daw ang tinuturo ng ilahang sikta. Kung malaman daw, Brother, na mali yung itinuturo ng kanilang sikta, magpabautismo daw siya sa atin. Brad, salamat sa pagtubag, Brad. Gapanunod, gapanood siya ngayon, Brad. Okay, maligayang panonood po sa inyong lahat. Especially na sa nagpaabot ng tanong from AG Salinas Tagli. Ipinapaabot lang din niya, Brother Bernard, sa atin. At kasama daw niya doon yung, kumbaga, ang nagtanong. So, salamat din po, Brother AJ, na inyo pong ipinapaabot. Although hindi siya related sa ating topic, pero salamat at ipinarating niyo po yung katanungan. So, yun ay malinaw naman at antabay lang po kayo, sunod na pag-aaral. Siguro, mapag-aaralan po natin. Opo, maitatopic po natin regarding sa baptism. So, praise the Lord, no? Kung ganun ang kanyang desisyon, kung maunawaan niya ang mga katotohanan, abay purihin ang Diyos, no? Kasi nga sabi niya, kung mapatunayan daw na mali daw, Brother, ang itinuturo ng kanilang sikta, magpabautismo daw siya sa atin, as per Brother AG. So, maraming salamat, Brother AG, sa inyo pong ipinaabot na tanong. So, sa lahat din po ng mga sumusubaybay, walang sawang sumubaybay sa ating pong programa, so maraming salamat sa inyong lahat. At sa gabing ito, bago tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin, Brother Bernard. Opo. At tayo po ay manalangin po para sa pagtatapos po ng programa. Among banal, narito po muli kami, lumalapit po at nagpapasalamat sa aming pong ginawa na pagtalakay po sa part 1 ng 7 Trumpets na amin pong naunawaan na ang inyong pong hatol na ibinigay po sa naging kaaway ng inyong bayan po dito sa lupa ay binigyan niyo po ng justice. At ganoon din po sa mga nakinig at nakapanood ng programa po nito ay nawa po ay maunawaan din nila ang mga propesiya na nakalagay po sa aklat ng Apokalipsi sapagkat mapala daw po ang nakikinig at bumabasa at tumutupad ng mga nakasulat po dito. At ganoon din po, salamat po sa lahat ng biyaya na amin pong tinanggap sa mga oras po na ito at nawa po ay lalo pa kaming pagpalain sa mga susunod na mga pag-aaral po na gagawin po namin. At ganun din po, kung kami man po ay kinasumpungan ng mga pagkukulang, mga pagkakasalaman po sa salita, sa isip o sa gawa, ay inyo po itong patawarin. At lahat po ng ito ay amin pong inihiling at ipinapasalamat po sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen. Okay, last message, Brother Bernard, but not the least. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. Patuloy po ang programa ng The Seven Trumpets at yung pag-aaral natin sa prophecy. At bukas, itutuloy po natin yan, ang pag-aaral po. Yun lang po at maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa lahat ng ating pong mga kaibigan at mga kapatid. Sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos,
at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ito po ang inyong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang buwabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula sa mga nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. God bless us all.